ginawa ni Wamo sa kabila ng bagyo? Inula ng komento. Hindi na naman napigilan ang bibig ng netizen sa pambabash kay Wamos dahil sa umano'y napansin nila na ginawa nito sa likod ng nagdaang bagyo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na madalas nga ay nagbibigay ng tulong itong sina Wamos. Kung hindi nga nila napupuntahan ang taong gusto nilang tulungan, ay ipinapadala na lang ito through online wallet. Hindi talaga nagpapahuli sa pagtulong ang pamilya ni Wamos dahil danas umano nila ang hirap ng buhay. Kung dati nga ay kailangan pa niyang pumasok sa kung ano-anong trabaho para lamang makatulong siya sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, bilang content creator at business owner, ay unti-unti nang gumaganda ang estado ng buhay ni Wamos. Nagkaroon na siya ng malamansyon na bahay, mga magagandang sasakyan at nagmamahalang mga gamit katulad na lamang ng alahas at mga bags. Nakakarating na nga rin siya kasama ang kanyang pamilya sa iba't ibang bansa. Iyan lamang ang ilan sa mga natatamo ngayon ni Wamos dahil din sa kanyang pagiging masipag sa trabaho. Samantala, tila missing in action nga ngayon ang pamilya ni Wamos sa pagtulong sa ilang lugar na nasalanta ng bagyo. Marami nga ngayong mga content creator ang hindi magkanda o gaga sa pagtulong sa mga nasalanta. Katulad na lamang ng ilan sa mga kaibigan ni Wamos sa industriya ng vlogging na sina Cherry White, Toro Family, Christian Merck Gray, maging ang mga sikat na vloggers ay nagbigay din ng tulong. Ito nga ay ang mag-asawang Kong at V. Velasquez, Rosmar, Boss Toyo, at si Sash na Laparan. Ngunit ano nga bang ginawa ni Wamos na binabatikos ngayon? Kuhang-kuha na naman nga ni Wamos ang gigil ng mga netizens dahil sa video niyang ito, sa kabila ng pagkabisi ng ilang social media content creator para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, ay siya naman daw umanong pagyayabang ni Wamos sa kanyang page. Caption nga nito, 21 million na Lamborghini ni Awit, napakaganda. Sa gitna nga ng naranasan ng ilan sa ating mga kababayan na dulot ng bagyong Karina, ay nakuha pa uno ni Wamos na i-flex ang mamahaling sasakyan ni Awit. Ipinagyabang pa nga nito ang mamahaling ZIP ng sasakyan ng kanyang kapatid. Pangarap din daw kasi yun ni Wamos, kaya hiniram nga nito ang magarang sasakyan ng kanyang kapatid para itry din niya. Mapapanood nga sa video na ito na nagtuturoan pa si Awit at Wamos kung sino ang tunay na mas mayaman sa kanilang dalawa. Ang laki nga ng ngiti ni Wamos nang i-drive na niya ang mamahaling sasakyan ni Awit. Aniya, sobrang angas, sobrang ganda, isa sa pangarap ko to. Ayon pa nga rito, ay wala daw talagang imposible sa may mga pangarap. Ngunit ang mabubulaklak ngang salita na ito ni Wamos ang siya namang pagkairita ng mga netizens. Puro kayo flex ng mga mamahalin niyong sasakyan. Kung tumulong kayo sa mga nasalanta ng bagyong Karina, yung mga talagang binaha, marami pang matutuwa sa inyo. Hindi ako basher. Idol ko din si Wamos, pero sana, instead pagmayabang ng sasakyan, huwag tumulong kayo sa mga tao nasalanta ng bagyong Karina. Isa kayo sa inaabangan ko tumulong. Pero wala, sorry ha, million din kasi kinita niyo sa mga taong bayan. Sana kahit tulong lang sa kapwa niyo. Puro lang kayo yabang, kung tumulong lang kayo sa mga nabaha, mas okay pa, kaysa yan pinagyayabang niyo sa sakyan. Sana po gawin niyo na lang content ngayon ay ang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sa ngayon nga ay wala pang pahayag si Wamos kung bakit missing in action siya sa pagtulong sa mga nabaha ng bagyo.